28th chapter, Assurance. Groggy pa ako nang magising sa passenger seat ng kotse ni Trey. Hindi ko nga alam kung nananaginip ba ako o talagang puro bundok ang nakikita ko. Masakit ang ulo ko dahil sa hangover, pero mas matimbang ang confusion ko. Where are we? Nilinga ko si Trey na nagdadrive ng mga sandaling iyon. Baby boy, saan mo ko dadalhin? Good morning, baby girl. Nakangiting bati niya sa akin. Nag-park muna siya sa tapat ng isang establishment. Pagkatapos ay tinanggal niya ang suot na seatbelt para dumukwang at ikis ako sa lips. We're in Batangas. Napakurap-kurap ako. Ha? Huh? Natawa siya ng mahina habang iiling-iling. Bomi, ikaw ang nagsabi na gusto mo ng bulalo. Kaya nagpunta ako kaninang 4 a.m. sa condo mo para sunduin ka. You don't remember? Napakurap-kurap lang uli ako habang inaalala ang mga nangyari. Hanggang sa bumalik na nga sa isip ko ang pagsundo niya sa akin kaninang madaling araw. Hindi na ako naligo at nagbihis na lang dahil naligo naman ako bago natulog kagabi. I remember now. Kumalam ang sikmura ko kaya nag-init ang mga pisngi ko. Gutom na ako, baby boy. All right, sabi niya, saka dumukwang para tanggalin ang seatbelt ko. Bumili na rin pala ako ng aspirin at bottled water para sa hangover mo. Napangiti ako sa closeness namin ngayon kasi amoy na amoy ko ang boyfriend ko. I like his smell. Hindi ko tuloy napigilang yakapin siya at halikan sa leeg. Halatang nagulat siya kasi nag-freeze siya. Pero nag-relax din eventually. Thank you, Trey. Sincere na sabi ko. Thank you kasi nag-drive ka ng ilang oras para lang sa cravings ko. Salamat din for taking care of me while I was wasted. You don't have to thank me for it, Bomi. Bulong niya. I like taking care of you because you're my baby girl. Umalas siya sa akin para halikan ako sa noo. I love you. I love you too. Bomi, may question ako. What is it? Ako lang naman ang boyfriend mo, di ba? Natawa ko sa tanong niya kahit hindi ko masyadong gets yun. Disoriented pa kasi ang thoughts ko ngayong kagigising ko lang at masakit pang ulo ko. Pero for sure, may nasabi akong katangahan nung lasing ako. Trey, ikaw lang ang nag-iisa kong boyfriend. Ngumiti siya pero napansin kong bigla rin siyang naging seryoso. Bomi, about Yuni's confession yesterday. Nagkamot siya sa pisngi. I didn't expect that. I swear, hindi ko alam na ganun ang feelings niya for me. Naramdaman din pala niya na seryoso si Yuni sa confession nito kahapon. At hindi lang yun para itaboy si Hendrik. How do you feel, Trey? Of course, I'm a bit flattered. Pag-amin niya. But mostly, I feel sorry for her. Alam ko naman kasing alam na niya na ikaw lang ang mahal ko. I don't know how to face her now. Huwag mo na lang sanang ipakita na naawa ka sa kanya kasi hindi niya yun kailangan. Advice ko sa maingat na boses. Yuni is a strong girl. Nag-usap kami kagabi at relieved siya na wala na siyang itinatago sa atin. Kahit hindi siya direktang nag-confess sa'yo, alam na niya ang magiging sagot mo. She doesn't need to hear it. Ipinatong ko ang kamay ko sa pisngi ni Trey. Still, I know that you can't act like nothing happened. Kaya kung makakagaan sa loob mo ang pagkausap sa kanya, ayos lang sa akin yun. Thank you, Bomi. Nakangiting sabi niya. You're the best girlfriend ever. Ako lang naman ang girlfriend mo. Natatawang sabi ko. Diba? And Trey laughed heartily. You're my one and only girl, Bomi. Trey. Hey, Yuni. Bati ko nang sagutin ko ang tawag ni Yuni habang nasa loob pa ako ng kotse. Kapapark ko lang sa basement. I was trying to sound as cool as possible, so I hope she didn't notice that I felt awkward. I'm here. May photoshoot si Yuni para sa isang sikat na teen magazine, kaya susundin ko siya ngayon sa studio kung saan yun nagaganap.
Madali lang naman hanapin ang lugar. Dahil kilala naman ang building na headquarters din ng magazine company. We're on the 6th floor, Trey. Paalala ni Yuni. May staff kami na susundo sa'yo sa reception area. Sorry, we're not yet done here. It's okay, sabi ko. Pakyat na ako. See you in a bit. Alright. I hanged up. Ibinulsa ko ang cellphone at bumaba ng kotse. Naglalakad na ako papunta sa elevator nang maramdamang may nakasunod sa akin. Nakakapagtaka yun kasi maluwag ang basement. Kaya kung sino man siya, hindi niya kailangan maglakad sa mismong likuran ko. It was almost like this person was breathing down my neck and it was giving me goosebumps. Masama ang kutob ko kaya binilisan ko ang lakad. Pero binilisan din ng kung sino mang nasa likuran ko ang paglalakad. Dahil doon, nakumpirma kong sinusundan niya ako. Dang. I was about to run for my life when suddenly, my head was bashed hard by something solid. And it was enough to knock me down. Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa mga kamay at kinaladkad papunta sa kung saan. Hindi ako makapanlaban dala ng pagkahilo pero nararamdaman ko ang paggasgas ng katawan ko sa kalsada. I could barely hear noises around me but at the moment, my consciousness was fading away fast.